Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Ito po muli yung coach, PD Master Daniel Couso. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon po siguro nakita nyo na yung pinost ko po sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel na magkakaroon po ng celebrity exhibition match sa Meltwater this coming October 1. At yan po ay sa pagitan ni Manny the Pacman Pacquiao. At kalaban niya po ay si world champion Magnus Carlsen na 10 years old version. Ngayon, maraming nagko-comment eh. Maraming nagtatanong. Chess player daw po ba talaga? Ito pong si Manny Pacquiao. Aba, aba, aba. Eto na, sasabihin ko na. Opo, si Manny Pacquiao po ay isa pong chess player. Para po sa inyong kaalaman, si Manny Pacquiao po ay tumutulong na malaki sa chess community natin sa Pilipinas. So marami na po siyang na-organize na tournament na kung saan gumastos po siya ng malaking halaga. If I'm not mistaken, millions no, ang nagastos niya para po sa pa-tournament. Kaya maraming natutuwang chess player dahil doon. At hindi lang doon, no, meron po siyang mga chess player, individual chess player na sinusuportahan o yung tinatawag po nilang inisponsoran para po makapag-campaign sa ibang bansa. Pupunta ng ibang bansa, naglalaro, siya bumibili ng ticket, nagbibigay siya ng allowance, pang-registration fee, ganun. Ganun po ang support ang binibigay ni Manny Pacquiao sa chess community. Kaya kilalang kilala po siya ng halos lahat ng chess player natin sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, gaano siya kagaling, no? Gaano kagaling ang isang Manny Pacquiao? Kasi alam natin sa daigdig ng boxing, talagang one of the best itong si Manny, no? Sa history po ng sport ng boxing, siya na po talaga isa po talaga sa pinakamatindi doon. Eh kaso sa chess, anong level niya, no? Yun po yung tanong eh. Ngayon, ako po ay nag-research, nagtingin-tingin kung may mga laro siya at meron po akong nakitang laro niya. Ito po ay online tournament na kung saan naglaro po si Manny Pacquiao. Ang naalala ko po, during this time, naka-livestream pa tong tournament nila sa Facebook. Ito po yung PECA Luzon NCR versus Bismin Team Battle noong 2020. Ayan, ginana po ito sa Leeches. Isa po itong battle arena type. Ang time control po, 5 minutes plus 2 seconds increment per player. Ayan, yung po ang nangyari. Ito pong PECA is Philippine Executive Chess Association. So, mga professional po ang naglalaro dito, mga executive. So, ang ginawa po nila, nagpa-tournament po sila nito. Ang sumali po, halos 100. Ang mga kasali po, mga executive, malalakas sa player, may mga master, may mga candidate master, mga master caliber. Talagang matindi po ang lineup, no? Ang ginawa nila, nagpa-tournament sila with registration fee, and then yung nakolekta po nilang pera, i-donate po nila sa mga frontliners. Yung po ang pagkakaalam ko, dahil during that time po, uso po talaga o kasagsagan po ng COVID. Ayan. So, nangyari po ito May 5, 2020 pa. So, sobrang tagal na, no? Anyway, ang game po na ipapakita ko ay laban po ni Manny Pacman Pacquiao. Ayan, sa isa pong executive player from NCR or Luzon. Ito po si Carlo Velasco. Ang rating po ni Carlo Velasco ay 2,087. Si Manny Pacquiao naman po, may rating po siya dito na 1,440. Ito po ay provisional rating. Bakit po? Kasi hindi naman po talaga naglalaro si Manny Pacquiao ng online eh. Ang pagkakaalam ko po, sa bahay niya, may regular siyang bisita mga chess player doon, naglalaro sila ng chess. Ayun, so on the board. Pero ito, online, nasubukan niya one time. Tingnan natin ngayon kung anong nangyari. Manunong ba talaga si Senator Manny? Sidipin po natin ito, no? Iisa-isayin po natin, blow by blow. Ano bang level niya? Samahan niyo po ako mga kabiyahe. Sa game po na to, white po si Carlo Velasco. Nag D4 po siya. And ito na bang si Manny Pacquiao, siya po ay nag D5. Ayun. So, queen's pawn game. Nag C4, queen's gambit. Nag C6 lang si Manny Pacquiao. So, slab. Knight C3, E6, abang matindi. Sobrang kunat. Ito ay semi-slab. Sobrang kunat nito. Talaga, tingnan mo. Solid lang.
Sa boxing, kung si Manny Pacquiao, agresibo dito. Not mako siya, no? Pagka e6, nag knight f3, knight f6, bishop g5, bishop e7, and then nag e3 na. So, linya pa rin ito, slab defense. Nag h6, sinipa yung bishop, umatras, bishop h4, and then nag-castling na si Manny Pacquiao. Pagkakasing nag-rook c1 lang po dito, ito pong white, nag-knight bd7 naman itong si Manny Pacquiao, bishop d3, and then rook e8, aba. So, medyo marunong din talaga si Senator Manny, no? Ito po ay linya pa eh. Nalaro na po ito before ng mga grandmaster, ilang moves na? Nasa linya pa rin, 9 moves na, no? Pagka rook e8, nag-castling eh. Pagka-castling, Manny Pacquiao play a6, aba. Simple lang yan, pero maganda yung idea ni Senator Manny dito. Gusto pong kainin yung pawn para pag kinain, mag-bb5 lang. Pag umatras yung bishop kahit saan, itira ka ng c5 and then bishop b7. Yan po ang style talaga ng semi-slab. So, ang ginawa po dito ng white, kinain ito pong d5 eh. Manny Pacquiao, capture it with a c. Ayun, pagkakain, nag-a3 and then b5 na nga si Manny Pacquiao. At ito ay linya pa rin, no? Grabe, no? Ilang moves na? 12 moves na, no? Pero di niya pa rin. So, ibig sabihin, talagang marunong din talaga itong si Manny Pacquiao. So, hindi basta-basta player. Definitely not a beginner and above intermediate level ito. Ngayon, pagka queen e2, nag-rook e1, nag-bishop b7, nag-bishop lang sa b1 yung white. Gusto pong puntahan, hindi mamatiin si Manny. Ingis na gumalaw yung kabayo, no? Ang ginawa po dito ng Senator Manny, nag-rook c8, control lang po, open file. Alam din talaga ni Manny yung gagawin niya. Nag-queen d3, knight f8, ayun. Solid na depensa po sa h7. Kasi even mawala itong knight sa f6 ngayon, wala kang mate sa h7. So, ang ginawa po dito, pagka knight f8, nag-knight e5, sumugod yung white, nag-knight e4 din si Manny. Ayun, yung nagiging agresibo na, no? Sumugod din eh. Ito po ngayon, ang evaluation dito ng engine, close to equal. Ayan, no? Nagustuhan ko yung knight e4 actually. Kasi pag kinain yan, pontex, ayan, magkakaroon na ng access dito yung bishop sa d5 kahit papano. Ngayon, nag-bishop takes e7, queen takes e7, f3, sinipa yung kabayo, knight takes, rook takes, and then rook takes then, queen takes, and rook c8. Okay, so pagka rook c8, nag-queen lang po sa d3, at grabe, no? Marunong talaga si Manny Pacquiao. Naiintindihan niya po yung tema ng laro eh. Dahil po sa ginawa niya po mga simpleng exchange na yun, he was able to get the open file. Oh. Eventually, siya ngayon ang nakadominate dito po sa c5. Ang ginawa po dito ni Manny, siya po ay nag-F5. Ayan. So, hindi po nagustuhan ng engine niyan. Ang F5 po, in-stop po o pinipigilan na yung idea ng may dito. Gusto na siguro ni Manny igalaw yung kanyang kabayo. Ibalik ko lang po ng konti, no? Sa higher level po kasi, pag ganito kasing setup, ramdam mo na na medyo bad itong bishop. Kailangan mong gawin, hanapan agad siya ng magandang square. Kaya ang pinaka-suggest siya dito ng engine is tumira daw po ng B4. Bakit B4? Para pag kinain yan, kain, aside from na weaken itong B2, eto pong bishop, magkakaroon ng mga access dito sa A6 mamaya. Ma-activate pa. Anyway, mabigat yon. Kahit mga master level, minsan namimiss yung mga ganyang idea. Yung F5 kasi parang normal looking move lang eh. Nag-H3, pagka H3, nag-queen E8 lang si Manny, no? Pupunta po siya sa queen H5. So, dun siya dadaan. Ang ginawa po, nag-king H1 eh. Pagka king h1, nag-knight g6, aba, yung pala yung gusto, ipalit yung kabayo, which is okay lang naman. Pagka knight g6, nag-f4, and then nag-knight h4 si Manny, hindi po nagustuhan ng engine. Okay, so ibalik po natin, ang mas maganda daw ginawa ni Manny, knight takes e5. Yun nga lang kasi sa tao, parang hindi mo gagawin yan eh. Kasi automatic, may pupunta ka sa endgame, minor piece nyo, eh lamang ang white. Dahil considered as bad bishop. Yun nga lang, okay lang daw ito, nakainin yung e5, dahil po sa tira na queen c6 later on, makokontrol ito pong c5, dominated. Tapos ito siguro dadahan-dahanin, iikot na lang yun doon. May access pa rin naman sa kabilang side. Ayun. So, ang ginawa po ni Manny, nag-knight h4 eh. Pagka knight h4, nag-queen e2, preneben po yung tira dito, and then Manny Pacquiao play, rook c7. Hindi po nagustuhan ng ending yan. Kasi, balik ko po ulit, no? Ang idea po kasi ng queen e2, aside from na-prevent po ito pong queen na pumunta sa h5, eh, magkakaroon po ng g3. You know?
Pag nag G3 na po kasi dito, example, nag-rook C7, eto na, nag G3, pagkabalik mo dito, may queen H5. Ayun. Yun po ang masakit po na pinyong kabayo eh. Ngayon, ang ginawa po ng kalaban, hindi napansin yun eh. Ang ginawa, nag-knight po sa D3, umatras. Grabe, ang gusto pala mangyari. Gusto niya ilipat sa C5 para harangan yung tore. Kasi ang rook C7 po na idea ni Manny, pwede po kasing pumunta dito tapos papasok. So iniwasan po yan, kaya nag-knight D3, nag-queen lang po sa G6 si Manny, nag-knight C5 na nga. Pagka-knight C5, bishop C8 lang, umatras. So, depensa lang po sa e6. Ang white dito, nag-bishop d3. Nag-queen g3 naman si Manny. Good move. Ayan. May threat siya. Knight takes g2. Pag kinain mo yan, libre po yung tore. Kaya napilitan ng white ng rook f1. Eh. Pagka rook f1, eto, very interesting yung pinakitang atake dito ni Senator Manny. Siya po ay nag-rook f7. Since naharangan kasi sa c-file, di ba? Gusto niya rook f6, rook g6. Ang ginawa po dito ng white, nag b4 eh. Pagka b4, rook f6 na nga. Nag queen f2, hinamon. Nag rook g6, at rook queen takes queen, rook takes queen, at eto na. Lamang na bigla si Senator Manny Pacquiao dito dahil na-atake na po ito pong g2. At the same time, na-atake yung e6, walang way para depensahan pa sabay. Ang ginawa po dito, nag rook f2. Pagka rook f2, rook takes pawn, nag king move lang, nag g5, ayun na, lumabas na yung pagiging atakador ni Senator Manny. Sabi niya, lamang na ako dito, agresibo na ang gawin natin dito. Pagka g5 po, kinain, kinain, and then nag g3, another blunder. Meron po kasing knight f3 na tira, check. Pagka king move, knight takes d4, ayun na nga. Grabe nangyari, oh. Winning na dito si Senator Manny. Yun nga lang, tingnan nyo po yung oras nila. No? Isang minuto po sa white, isang minuto, 28 segundo sa black. So, mababa na. Pag ganito po kasing mababa na po yung oras, ang hirap na mag-isip, lalo na sa mga tulad nilang hindi naman talaga professional chess player na tulad namin. Sila po ay mga executive. So, may ibang bagay na pinagpupukusan nito mga to. Tingnan natin kung madadala nila. No? Pagka knight takes po sa d5, nag-g4 eh. Kinain ni Manny yung H3, libre. Sharp din siya, no? Kita niya agad yung iba kasi pag wala ng oras ganito, kakainin ito. Eh. Pero rook takes pawn, king move, and then F takes G4. Ayan na nga, apat na pawn na yan. Pagkakain po doon, nag-bishop G6, rook F6. Alam din ni Manny yung basic principle. Lamang ka ng pyesa, ipalit. Ipalit-palit. Ayun. So, pagka rook f3, nag-knight lang sa d3, kinain yung tore, nag-king takes f2, king g7, activating the king. Endgame eh. Nag-bishop sa h5, knight c2, pre-nature ng a3, kinain yung g4, kinain niya din yung a3. So, winning na talaga ito. Kaso, tingnan niyo yung oras. Less than a minute. Nag-knight c5 dito, king f6, depensa, nag-king e3, knight c2, ayun, na-check. Tapos atakado ito pong B4. Pagkagalaw ng king sa D3, kinain na nga yung B4. Limang pawn na po lamang ni Senator Manny. Pero less than a minute ang laban. Tingnan natin. Nag-king C3, knight C6, knight D3, A5, tulak. Pass pawn must be push. Alam din yan ni Senator Manny. Nag-knight C5, nag-D4 check. King D3, A4, push na naman ang pawn. Nag-bishop F3 and then dito... 31 seconds, nag-blunder si Senator Manny, pero winning pa rin. Ang ginawa niya po, nag-A3 po siya, tulak eh. Siguro naisip niya, pagkakain, tulak, promote na. Pero nawala sa isip niya siguro na pwedeng humabol yung knight. Ang ginawa, kinain lang po, and then pagkatulak, nakahabol yung knight. Ayun. So, ibalik ko lang. Ang pinakasimple po dito, ibibigay itong pawn. Check. Ayan. Kasi hindi naman pwede kainin makakain yung bishop. Anyway, wala na kasing time. Saka winning pa rin naman. Pagkakain sa knight, nag A2, knight B3, and then bishop A6. Pagka bishop A6, kinain yung pawn. Nag B4, nag bishop lang po sa E4, tulak lang pawn sa kabila. Tulak na naman, humabol yung king. Nag E5, ayun. So, winning na winning pa rin. Nag king sa F3, bishop C4, umatras yung kabayo. Nag king G5, king takes G3, E4, King F2, grabe yung oras, 4 seconds na lang. 30 seconds pa yung kalaban. Nag-King F4, King E1, E3, tulak ng pawn. Nag-Bishop sa D1, depensa. Nag-King lang po sa E4, Bishop sa C2, nag-King sa F3, wala pa rin oras. Oh.
May 2 seconds increment dito, kaya tumataas po yan eh. Okay, 5 minutes plus 2 seconds increment ang time control. So pag kaking F3 po, nagbalik sa D1, bumalik si Manny, chinect na naman siya, nagbago na si Manny, nag-king po, nagpilit, nag-king D po, nakita niya na yung tamang approach, dapat king C3, tapos tulak lang. Ayun, so yun na nga po nangyari, no? Nag-king D1, king C3, bishop A4, B3 lang, sinacrifice, kinain, bishop takes, and then promote into queen. Pagka-promote, tumakbo yung king, kinain yung bishop. So, obviously, walang ka-counter counterplay na ito. King na lang po yung white. Winning na. Yun nga lang, 2 seconds. Tuloy natin, no? King takes E3, queen C3, king E2, king C2, king F1, queen D3, king G1, king D2. Ayan, lumalapit na. Minamadali na matihin. King H1, queen E3, king H2, at sa kasamaang palad, na uwi po sa tabla ang laro. Kasi naubusan ng time si Senator Manny Pacquiao. Pero grabe yun, no? Kalaban niya, 2087 rated player, losing sa kanya. Well, naubusan ng oras, pero ano yun? Normal yun sa tulad nila na hindi naman talaga chess player na aktibong tulad namin, na professionally, naglalaro ng chess, babad sa laro. Sila hindi babad sa laro, kaya pag blitz ang laro, na ganito mababa tayong control, nahihirapan sila. Anyway, kitang-kita naman yung level niya, talagang mataas. At, honestly speaking, kung ako tatanong ngayon, no, siguro ang level ni Senator Manny, nag-range siya sa around 1850 to 2050. Yun lang po yung opinion ko. No? Or pwedeng mali ako, pero yun po yung ramdam ko sa tira. Kasi hindi po basta-basta yung mga tira niya. Eh. May laman talaga eh. Lalo na siguro kung long game po ang time control. At isa pa, ito po ay more than 1 year ago. So, definitely mas nagpa-practice pa yan ng kahit papano, kahit busy siya. Kaya mas nag-improve pa yan. No? At may mga napanood nga akong video, naglalaro si na Senator Kiko Pimentel sa Senado. Eh. Sa mga hindi mo nakakalap, si Senator Kiko Pimentel po, isa po siyang player ng Ateneo dati during his college days. Yun po ang pagkakalam ko. Ayan, so, sana po naliwanagan kayo kung anong level ni Senator Manny Pacquiao. At abangan nyo po yung bakbakan niya kay Magnus Carlsen this coming October 1. Live po ako noon. So sana po manood kayo. At kung kayo po yung nag-enjoy, don't forget to like at pakishare po yung video sa iba. At marami pong salamat sa suporta ninyo. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Muli, ito ang inyong coach, Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muli. God bless po. Bye-bye.